So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today guys, naisipan ko mag-vlog kasi nga so wala naman kami ginagawa ni Angelo ngayon. Makikita yung ano ko. So makaano lang ako. So madilim ngayon, nandun kay Angelo yung ilaw ko. So kaya hindi ko siya magagamit. So iniisip ko nga guys, mabuti na lang hindi ako nag-ano, hindi ako bumili ng lagayan namin ng damit. So ayan lang yung nilagyan namin ng damit. Tapos may maleta kami. And then may maliit na storage box si Angelo din. Diyan yung mga damit niyang panlakad. So diyan ko nilagay yung mga panlakad ni Angelo. Tapos may ano doon, may box, may Dura box dito yung may-ari ng bahay para sa nilagyan namin ng damit. So ayan yung lalagyan namin ng damit. Tapos ngayon, ang may mga foam kami dito. So sa pinsan ko to. So iniisip ko nga guys kung paano ko to kung anong gagawin ko dito sa mga gamit namin. So super dami dun sa kusina, so sobrang dami pa. So hindi ko alam kung anong gagawin ko dito kasi balak na namin umuwi sa December sa probinsya kasi pag dito rin kami hindi namin kaya dito. So alam naman maglalakad kami ni Angelo araw-araw mula dito sa tinitirahan namin hanggang dun sa school. Tapos wala kasing pumapasok na sasakyan dito or tricycle dito. So, tinitirahan namin dito talaga. So, mahirap yung masakyan dito. So, iniisip ko din doon yung araw-araw na pamasahe. So, wala talaga. Wala kaming pang ano nun, pang sponsor nun kasi wala kaming kita. So, ngayon, iniisip po, uuwi kami ng December. So, magsisponsor. May magsisponsor ng ticket namin. So, shout out kay Ate Marilyn sa pag-sponsor niya ng ticket namin ni Angelo. Kasi, gusto ko ipasok na siya doon. Charot. So, gusto ko siyang ipasok na sa school. So, mag-kikinder, ano na siya. Mag-nursery na siya. So, sobrang andami. So, hindi ko alam. So, ang gagawin ko siguro, naisip ko. So, naisip po ang gagawin ko sa mga yan dahil marami. Ayan, oh, may mga ganito-ganito kami. Mga patungan, tapos may lamesa doon. So, hindi ko alam. Ayan, may dalawang balde dyan na malalaki. So, iniisip ko, ipapamigay ko na lang dyan. Kasi may, ano, may malapit na spotter dito. And may mga plato namin doon. Sobrang dami. May nakatago pa dyan. May dispenser and may, ano, may induction, ano, doon. Induction stove. So, iniisip ko kung anong gagawin ko sa mga yan. Kung dadalhin ko ba? Kung dadalhin ko naman, wala akong pampamasahe. So, wala akong ilalagay doon. Wala akong pambayad sa pang ano, sa pang ano ba tawag dito? Ano ba yan? Ang ano ko, hindi talaga akong marunong. Ang bobo-bobo ko talaga, no? Sobrang bobo ko. So, alam ko naman talaga yun sa sarili ko na bobo ako. So, iniisip ko nga kung saan po, ano, kung paano yung mga gamit namin. So, ang naisip ko doon, so, binibenta ko yung iba. So, yung ibang anong gamit ng pinsan ko dito. So, pero hindi naman nabibenta. Ang mura-mura na nga ng benta ko sa mga gamit niya. So, binibenta ko. So, hindi ko pa rin talaga siya nabibenta. Walang bumibili. Ewan ko ba, ang malas-malas ng buhay ko. So, siguro, noong sumabog ng kamalasan dito sa mundo, so, nasalo ko lahat. Kaya malas talaga ako. So, ngayon, sobrang nalulungkot ako. Ngayon, iniisip ko kung paano. Basta ang akin lang is mapag-aral ko si Angelo. So, makakapasok na siya ng nursery. So, kasi si Angelo, marunong na naman siya. So, marunong na siya mag-ABC. Marunong na siya mag-count 10. Mag-count din siya ng 9, 10. Tapos, 27, 28, 29, 30. So, ganyan siya mag-aral. Ganun sa mag-count si Angelo, no? So, ang galing-galing na niya. And then, sa mga colors. Kind of, oh, you're so noisy, my love. Si Angelo, lumabas kami nung birthday niya pala. So, nilagnat siya ngayon. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang ligo. And then, hindi kami nakapagtinda ng barbecue namin. Iniisip ko. And say hi to the guys. Say hi. Pawis na siya. So, mabuti na yun. Pinagpapawisan siya. So, mawawala yung lagnat niya. So, ganun lang po yung para sa akin. Yung ginagawa ko sa kanya is kasi na-adapt ko yun sa mga parents ko. Sa parents ko, pag nilalagnat ka, hindi, pag nilalagnat ka, kailangan lang ginagawa nila sa painumin ka ng gamot, tapos pagpapawisan ka, pag pinawisan ka na ng bonggang-bongga, so ayun, mawawala na yung lagnat mo. Kasi Angelo, wala na din siyang lagnat, pero hindi ko pa rin siya papaligo. So sa iba, pinapaliguan nila pag nilalagnat yung bata, pero sa akin, hindi po talaga. Kasi, parang maglalalo siya. So, ang gagawin ko is, papagalingin ko muna siya bago ko siya ano, papaliguan. So, pinunasan ko lang si Angelo. So, thanks God kasi okay na siya and wala na siyang lagnat. So, kahapon lang yan. Talagang mataas. Medyo ano, hindi ko tinemperature yung lagnat niya. Pero, naano ko talaga na mainit siya. So, ginawa ko, kahit mainit, sobrang mainit yung panahon. Hindi kami nag-electric fan. Pinatay ko ng electric fan. Talagang tiniis ko yung init. Tiniis namin ng papa niya yung init kagabi. So, hindi kami nag-electric fan. And then, ngayon, kailan lang, ngayon lang pinaandar ko yung electric fan. Kasi, okay na naman siya. Tingnan mo, kahit may
kahit may electric fan na, so pinagpapawisan na din siya. So, ayun nga guys, balik tayo sa topic, no? So, gusto ko, kahit ang madala ko lang sana na mga ano namin, madala ko lang sana yung mga importante lang, mga damit ni Angelo, dapat madala ko yan. And then, yung mga laruan niya, kailangan ko magdala, no? So, ang dadalhin ko lang naman sa mga laruan niya, yung mga okay pa, yung mga ayos pa. And then, yung mga cart niya, kailangan kong dalhin yung mga yan. So, kung maano pa nga, kung may pera nga sana ako, dadagdagan ko yung mga cart niya. So, hindi ko alam kasi sobrang hirap ng buhay kaya kailangan ko na siyang iuwi doon sa probinsya, doon na siya papasok kasi ang school is doon lang sa tapat ng sa tabi ng bahay namin sa taas, so kaya yun. And then so ang dami-dami ko pang kalat eh, si Angelo naging ilaw-ilaw siya, pinapatay niya yung ilaw namin, pinapatay niya yun para ano, para makailaw siya tapos maano niya yung ilaw. And then so nakikita nyo guys, ayan, ganito talaga ako, ganito yung bahay namin, burara. Ganito yung loob ng pasto namin, masyado burara, makalat. Ayan, makalat masyado, Mr. Hello, nakikita nyo, ayan, sobrang makalat guys. Papakita ko sa inyo yung kalat namin, ayan. Ayan, sobrang makalat, oh, ang dami. Ah, tuwal-tuwal yan eh, yung pagkain niya nandun. Ayan yung mga tuwal yan, towel na pinamunas kay Angelo. Kagabi, o, oh, ayan, o, oh, nakikita nyo, sobrang burara, sobrang kalat, ayan, o, oh, may unan doon na maitim, hindi pa nalapan. So, ayun. So, ayun, nakikita nyo, so, dyan nyo ako makikilala, guys, so, ganyan ako. So, hindi ako metikulosan tao, so, pagdating sa mga, ano naman, pagdating sa mga ganyan-ganyan, pero naglalaba ako yung mga labahin namin, isili, nakakatambak yan. And then, kaso lang, pag, sa, ano, sa pagdating sa pagtutupiis, tinatamad ako, no? Paglinisin muna ako ng bahay, pag-anuhin muna ako, paglutuin muna ako ng mga ulam-ulam, ganun-ganun. Okay lang sa akin. Basta wag ka lang magreklamo na maalat yan. Okay na yun dyan. Basta wag mo lang ako pagtupiin ng mga nilabhan. So, ayun guys. Mukhang hindi rin kami makakapagtinda ngayon ni Angelo. Lalagay ko lang muna yung camera ko dito. Yung phone. So, yung hindi camera yung gamit ko. Sa cellphone lang po yung gamit ko. Lalagay ko lang muna siya dyan. Kasi, masyadong ano. So, tapos, ngayon, ang papa ni Angelo, so hindi ko alam kung papayag siya. So, ang gusto niya is, sasama daw siya pag uwi namin ng December. So, sasama, hindi ko alam kung sasama talaga. Kasi gusto niya sumama, gusto niya daw muna umuwi doon. Pero, ang bala ko talaga is, hindi na kami babalik dito. Kasi, sobrang hirap ng buhay dito sa Manila. Sobrang nahihirapan na kami. Yung pangangailangan ni Angelo is hindi namin matutustusan. Naiisa pa lang yung anak namin. So, hindi pa siya natutustusan, no? So, sa probinsya, gusto kong umuwi doon kasi nga, wala nang bayad yung bahay, yung tubig, yung kahoy. So, hindi ko mo kailangan bumili ng gas kasi may mga kahoy doon. Ang dami-dami. Mamulot pa lang. Yung gulay, may mga abalong. So, sa ano ba yun? Sa... No? Sa Ilonggo, ganun, is abalong, or yung gabi, ganun, gabi yung sa mga tubig, parang mga wild na gabi, ganun. So yun, pwede mo na yun, maulam, kung wala kang ulam, eh kung wala na talaga, just mag-asin ka. And then may mga wild na ampalaya, ganun, meron yun maraming, tumutubo lang silang bigla. Doon sa mga tabi ng tubig, basta doon sa mga ano, doon mga damo-damo, kaya marami na. So kaya bala ko doon na talaga iuwi ko na si Angelo. So kahit nahirap yung buhay namin doon, kahit mahirap, kahit laging brown out doon, so okay lang. May ilaw naman ang nanay ko doon. So wala kami talagang sariling bahay doon. So doon kami makikitira pa rin sa nanay ko. So bahay ng ate ko na nasa Qatar, na day 8 sa Qatar. So yun guys, so pinaalam ko lang. So thank you for watching. If you like this video, please give a thumbs up and please like, share and subscribe to my channel. So please support naman po sa amin. Bye.